Sometime February, kung hindi ako nagkakamali, naging bisita namin dito si Ken Chan. And naikwento nga niya na nagmahalan kayo. And then, sinaktan ka niya. Mm-mm. What is your version of the story? Siguro masasabi ko na lang yung nangyari sa amin ni Ken, it's an almost love story. Almost? Almost. Mm-mm. Kasi ang almost, yun yung masakit, di ba? Yun yung, it's like, so soon, ay so far, mali ako, sorry dito. Hindi, okay lang. Oo, ano ba yun? Yung Ken na... kasi, charot. Okay, yung parang ang so layo close na. But yet so far. Ah, okay, so close yet so far. Yes. Okay, nahulog ka, no? Oo naman. Hindi ko po pagkakailayo. Tsaka, wala, ganun talaga eh. Ako rin po actually, hindi ako naniniwala nung yung mga love team, di totoo yan. Kasi work lang yan eh. Sobrang nagulat ako doon sa konsepto na, ay, kasi pag magkasama kayo araw-araw, nade-develop pala talaga. Oo, it's a very intimate business. You spend a lot of time together. Yes, you, may nagsasabi niyan eh, in show business, when you do teleseries, mga pelikula, maraming panahon kasi na kayo lang, and then you start to appreciate each other. Opo. Okay, but maganda ba ang paghihiwalay niyo? I mean, did you guys talk about it? Actually, we stopped talking for a long time. Mm. I had to, you know, give time for myself because yung nangyari sa amin ni Ken, I just didn't lose a friend. I lost a best friend and a family in one. That was very painful for me. But, you know, okay naman kami, naging okay kami. Actually, nung nakita kami ulit, nasabi ko sa sarili ko, tsaka sa, yun, from yung kanyang interview dito, binisita niya talaga niya kami ni Uno. Tapos sabi ko sa kanya, Ken, alam mo, narealize ko sa sarili ko, ikaw talaga pa rin yung best friend ko. Kasi after all, siya pa rin yung talagang kilalang kilala ko. Yung tingin lang yung nagkakaintindihan talaga kami. And I think okay na kami sa ganun na parang nagkakaintindihan kami na okay na yon. Kung ano man yun, okay na yun. Ako ang what I'm hearing is that, kasi hindi mo pinilit eh. You gave yourself time. May oras para magproseso. Diba? Yes. Somebody told me na plinano mo talaga maging nanay. Yes. Talaga? Oo. Pangarap ko yun. Ewan ko ba nung lagi ko niloloko yung nanay ko noon dati. Naglalagay ako ng balloon sa loob. Sabi ko, Ma, oh, buntis ako. Gaganon ako. No, kasi parang I think po, parang kahit nung bata ako, ang sarap-sarap sa mata, makita na mayroong dalawang taong nag-aalaga, nagmamahala, na at saka alam ko na balang araw meron at meron akong makakasama sa buhay. Pangarap mo talaga maging nanay, pangarap mo maging isang asawa, may bahay. Okay? Yes. But you know, I'll go straight again to another sensitive question. Kasi may mga speculations na naghiwalay kayo or naghiwalay na kayo ng ama ng iyong anak na si Uno. Is it a yes? Is it a no? What is the story? Yes, Tito Boy, naghiwalay na po kami nung tatay ni Uno. We really tried, you know, our best, just like everybody else. Mm-mm. But it didn't work out. Pero ang maganda dyan, Tito Boy, kasi we're good friends eh. Very, very good. And we're doing our very best, you know, to co-parent Uno. And I'm actually proud of ourselves, kami dalawa. Kasi hanggat maaga, inaayos na namin siya. Para hanggat pag lumaki na si Uno, alam mo po yun, peaceful po kami. And we can still be a family na wala na pong mga issue-issue sa both sides. Maraming salamat for trusting us and for trusting the show. Kasi wala nang manghuhula, di ba? Yes. Isang araw, when Rita falls in love again, di ba? Hindi mo yes. You have that sense na I am okay, I am ready to fall in love again? Definitely, yes. It's of course, it's still one of my dreams to be, you know, na maglakad, na may wedding gown. Of course, part pa rin yun ang aking pangarap. But now, not yet. Not yet, because right now, my focus is to be a better person and to be the best mom to Uno.